Magandang araw po sa inyo mga kabady. Ang tatalakay natin ngayong araw na ito ay tungkol sa snake plant or sansevieria plant mga kabady. Ang snake plant mga kabady ay miyembro ng lily family o mas kilala sa halamang espada dito sa Pilipinas mga kabady, o snake plant or mothers-in-law tank sa Ingles mga kabady. At ano kaya ang benepisyo na hatid nito sa atin mga kabady? Kung gusto niyo pong malaman ang mga ito mga kabady ay panoorin po ninyo ang aking video mga kabady. Okay mga kabady, so stay tuned lang mga kabady. We'll be right back mga kabady. Ang aming sansevierian plant. Diyos ko, Santissima. Yan, napakaganda talaga ng aming sansevierian plant, mga kabady. Napakaganda talaga ng aming sansevierian plant. At meron din kaming ibang sansevierian plant, mga kabady. Ayan din. Kaso lang, mabaha, mga kabady. Ayan. Diyos ko, Sinyo Santissima. Ayan mga kabady. At meron din kaming maliit na ano ba ito, niyog-niyog mga kabady. Ayan. Maliit lamang siya na niyog mga kabady. Maganda siya. Hi, good morning mga kabady. This is Aldrich Lily C and welcome to my YouTube channel mga kabady. Well mga kabady, ang pag-uusapan natin ngayong araw ito ay tungkol sa snake plant o sansevieria plant mga kabady. Kung gusto niyo pong malaman ang mga ito mga kabady ay panoorin po ninyo ang aking video mga kabady. Pero kung kayo ay bago pa lamang sa aking YouTube channel mga kabady ay abay syempre, kagaya ng sinasabi ko na huwag nang mahiya mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga litis at bago kong mga video mga kabady. And don't forget to subscribe and comment mga kabady ha. Dahil sa susunod, kayo naman ang aking i-shoutout. O, diba mga kabady? Well, eto na siya mga kabady. Ang sansevierian plant namin mga kabady. Ayan mga kabady. Diyos ko, gusto ko sana pumunta dyan mga kabady. Kaso lang bumaha pa. Ayan. Hi! Welcome back mga kabady! Well mga kabady, dun tayo sana ay magtatalakay ng aking magandang sansevierian plant na ito mga kabady. E kaso lang ay maulan mga kabady. Diyos ko, Santissima, maulan pa naman! At bumabaha ang kapaligiran mga kabady. Ano itong ulan na ito? Ulan, niinit, Diyos ko, Santissima! Well mga kabady, ngayong araw nito ay pag-uusapan natin o tatalakay natin ang mahiwagang halaman na ito, mga kabady. At ano kaya ang ibig ipahiwatig ng halaman ito? At ano kaya ang benepisyo na taglay ng halaman ito, mga kabady? Ito siya, mga kabady, ay snake plant, mga kabady. O tinatawag na sansevieria plant, mga kabady. Alam niyo ba na may isang Pinoy na kapwa nating Pinoy, mga kabady, na naka-imbento ng snake plant mga kabady sa kanyang version mga kabady, na scientificong version mga kabady. Ginawa niya yung snake plant mga kabady na usually ang kanyang mga dahon mga kabady ay parang espada mga kabady. Talagang ganito talaga ang kadalasan natin nakikita ng snake plant mga kabady o sansevieria plant mga kabady. Ngunit may isang Pinoy na naka-imbento dahil sa kanyang talento sa scientifico, mga kabady. Imbis na ang dahon nito ay pahaba, kagaya nito, mga kabady, nagawa niya itong pabilog, mga kabady. Nang dahil sa scientifico, mga kabady, naririnig ko lang yan, mga kabady. Ginawa niya itong snake plant na pabilog, mga kabady, at meron itong mga taga-imbang bansa na nag-i-interest sa kanyang snake plant, mga kabady. At yung snake plant, mga kabady, ay nagkakahalaga ng milyong dolyar, mga kabady. Wow!
gustong bilhin ng mga taga-ibang bansa ang snake plant na gawang Pinoy nang dahil sa scientifico, mga kabady, pero ayaw niya itong ipinagbili, mga kabady. So wow, proud to be Pinoy, mga kabady. So ngayon, mga kabady, ang tatalakayin natin ngayong araw na ito ay tungkol dito sa snake plant, mga kabady. Alam niyo ba, ang snake plant, mga kabady, ay miyembro ng Lily Family, mga kabady. Alam niyo ba, ang Lily Family, mga kabady, ay yung mga halamang paispada, mga kabady, o mga halamang damo, mga kabady. Ang katatagan ng halamang ito, mga kabady, ay mataas ng level, mga kabady. Kaya naman, ito ay mainam sa mga apartment, condominium, o sa mga gusali na walang ventilasyon, mga kabady. At ang halaman na ito ay bagay na bagay dyan, mga kabady. Ang halaman ito, ang snake plant na ito, mga kabady, ay versatile, mga kabady. Kaya ito ay bagay na bagay sa mga matatamad na hardinero, mga kabady, o yung mga madalang na magdidilig sa halaman ito, mga kabady. Ang halaman ito ay mas kilala sa katawagang snake plant, mga kabady, o air purifying plant, mga kabady. Kaya ito ay mainam sa ating mga indoor, kagaya dito sa ating bahay. Mainam ito sa indoor, mga kabady. Dahil ito ay nagpapalakas ng air purifying, mga kabady, sa loob ng ating tahanan, mga kabady. May mga pag-aaral sa NASA, mga kabady, o yung National Aeronautic Space Administration, mga kabady, tungkol sa snake plant na ito, mga kabady, dahil ito ay nag-aalis ng toxic sa hangin, mga kabady. Kagaya ng formaldehyde, xylene, taurine, at nitrogen oxide, mga kabady. Ibig sabihin, ang halaman ito ay mainam na ilagay sa mga talyer o sa mga mababahong mga pagawaan ng mga pintura, aircraft, carpenting ng mga stores, mga kabady, o mga kimikal, mga kabady, na mataas ang level, mga kabady. Ang NASA ay pinag-aralan din ito kung paano ito maglilinis sa hangin, mga kabady, sa space station, mga kabady. Dahil ang halaman ito ay naglalabas ng oxygen sa gabi, mga kabady. Ang snake plant, mga kabady, ay naiiba talaga sa mga halamang nagproproduce ng oxygen, mga kabady. At nagko-convert ito ng napakadaming carbon dioxide to oxygen, mga kabady, para itong gawing oxygen, mga kabady. Para sabihin, mainam ilagay ito sa ating silid tulugan o sa ating kwarto, mga kabady, dahil ito ay nagdadala talaga ng oxygen sa silid sa ating kwarto, mga kabady. Sinasabi na ang halaman ito ay mabubuhay sa ating kwarto na walang hangin, mga kabady, dahil ito ay nakakatulong upang labanan ang allergies sa katawan ng tao, mga kabady. Ang snake plant, mga kabady, ay humihigop ng toxin, mga kabady, sa hangin at papalitan ito ng oxygen, mga kabady, na mainam sa ating katawan, mga kabady. Ang halaman ito ay mataas ang moisture, mga kabady, sa hangin upang mabawasan ito ang mga airborne allergies. Ito ang mga allergies sa katawan na nakukuha mula sa hangin, mga kabady. Ang SBS o Sick Building Syndrome, mga kabady, ay patungkol sa mga taong nakukuha ang sakit sa mga nakatira sa mga gusaling walang ventilasyon, mga kabady. Mainam talaga ang halaman ito, mga kabady, na ipasok sa mga building o sa mga gusali na walang hangin, mga kabady. Dahil ito ay naglalabas talaga ng oxygen, mga kabady. Kagaya ng SBS, mga kabady, o Sick Building Syndrome, mga kabady, yun yung mga tao na nakukuha nila ang sakit dahil sa mga bahay na wala talagang ventilasyon. At meron ding feng shui at pwesto, mga kabady, tungkol sa halaman ito, mga kabady. Ang halaman kasi ito, mga kabady, ay sumisip-sip ng mga carbon dioxide, mga kabady, upang ito ay gawing oxygen, mga kabady. Maglagay ng halaman ito sa ating banyo, mga kabady. Yung banyo nating mga matatapang talaga ang amoy, mga kabady. Maglagay tayo ng halaman dito sa ating banyo, mga kabady. Yung mga banyo na may air pollutant, mga kabady. Dahil ito ay humihigop ng carbon dioxide, mga kabady, upang ito ay gawing oxygen, mga kabady. Pero sa ibang paniniwala naman, mga kabady,
itong San Siberian plant na ito ay itinuturing bad feng shui daw, mga kabadi. Pero dyan sila nagkakamali, mga kabadi. Itong San Siberian plant na ito, mga kabadi, ay nagbibigay ng mainam na feng shui, mga kabadi, o good feng shui, mga kabadi, sa ating bahay o sa ating opisina, mga kabadi. Ang ibig sabihin yan, mga kabadi, itong halaman na ito ay nagbibigay talaga ng good feng shui, mga kabadi, sa ating bahay, mga kabadi, o sa opisina natin, mga kabadi. At meron din siyang katulad dito, mga kabadi, kamag-anak nito, kagaya ng speaky plant, mga kabadi. Yung speaky plant, mga kabadi, ay yung hindi katulad dito, yung parang pa-espada ang San Siberian na ito, mga kabadi. Yung speaky plant, mga kabadi, ay San Siberian din o tinatawag din natin snake plant, mga kabadi. Pero ang kanyang dahon ito ay pabilog, mga kabadi. At para dito ang espada, mga kabadi, pero pabilog siya, mga kabadi. Hindi gaya dito na parang palapad, mga kabadi. Yan yung speaky plant, mga kabadi. Dahil ang speaky plant, mga kabadi, ay mainam talaga upang tayo ay protektahan sa negative energy, mga kabadi. Itong halaman na ito, mga kabadi, ay ilagay natin sa ating southeast o east spot sa ating bahay o opisina, mga kabadi. Ang mga Chinese, mga kabadi, pinaniniwalaan nila itong good feng shui, mga kabadi. Dahil talaga namang napaka mainam talaga ang San Siberian plant na ito na good fortune, mga kabadi. At ito talaga ay nakakatulong talaga sa ating kalusugan dahil ang halaman ito ay nagbibigay talaga ng oxygen, mga kabadi. Ang mga Chinese, mga kabadi, ay nasanay na talaga na palakihin ang halaman ito sa kanilang tahanan o opisina, mga kabadi, bilang isa sa valuable plant, mga kabadi. Para sa kanila, ito ay sumisimbolo sa 8 virtues, mga kabadi. Ang 8 virtues, mga kabadi, ito yung mga prosperidad, kagandahan, magandang buhay, katalinuhan, kalusugan, sining, at poetry, mga kabadi. Inilagay din ng mga Chinese, mga kabadi, ang halaman ito na malapit sa Mindoro, mga kabadi, upang papasok ang 8 virtues, mga kabadi, ayon sa free feng shui, mga kabadi. Yung mga sinasabi ng mga Chinese, mga kabadi. Pero, sabi nila, paano daw alagaan ang halaman ito? Madali lang alagaan ang halaman ito, mga kabadi. Kahit na ang halaman ito ay madiligan mo lang ng isang bisis sa isang linggo o isang bisis sa dalawang linggo, mga kabadi, or dalawang bisis sa tatlong linggo, mga kabadi, ito ay mabubuhay pa rin, mga kabadi, ang halaman ito, mga kabadi, dahil ang halaman ito ay nag-iimbak talaga ng tubig sa kanyang mga dahon, mga kabadi. So, itong halaman na ito ay mabubuhay pa rin, mga kabadi. Dahil sa halaman ito, mga kabadi, ito ay magbibigay sa iyo ng benepisyo kahit na badalan mo itong diligan, mga kabadi. Dahil ito ay maglilinis talaga ng hangin papasok sa ating loob ng tahanan, mga kabadi. Kung sa liwanag naman o sa sikat ng araw, mga kabadi, ito ay mabubuhay pa rin ang snake plant na ito, mga kabadi. At mabubuhay din itong halaman na ito kahit na mababang level na liwanag, mga kabadi. So ganito pala ang halaman ito. Napakaganda talaga ang ibig sabihin ng halaman ito, mga kabadi. Wow! Kung sa tubig naman, mga kabadi, ay kailangan din natin mag-ingat sa halaman ito dahil ang halaman ito ay madali talaga mamamatay o malalanta o mabubulok, mga kabadi. Especially kung tayo ay palaging nagdidinig dito sa kanyang mga lupa o sa kanyang mga ubat-ubat, mga kabadi. At palagi natin itong didinigan, mga kabadi. Ito ay madaling mabulok, mga kabadi. So, ingatan talaga natin ang halaman ito dahil ang halaman ito ay nag-iimbak na ng tubig sa kanyang mga dahon, mga kabadi. So, diba, hawakan natin siya, malamig siya. Dahil ang halaman ito ay nag-iimbak talaga ng tubig sa kanyang mga dahon, mga kabadi. Kahit na hindi mo siya masyadong madiligan, mga kabadi. So, ingatan talaga natin ang halaman na ito na maraming tubig, mga kabadi, upang hindi masira ang kanyang mga ugat, mga kabadi, at hindi siya madaling magulok, mga kabadi. So, yun, mga kabadi. Well, mga kabadi, at maulan na ulit, mga kabadi. Diyos ko, Santisima, ayaw talagang paawat ang ulan dito, mga kabadi. Well, mga kabadi, sana ay may napulot naman kayo mga fresh o mga bagong idea
tungkol sa ibig sabihin ng halaman na ito, mga kabali, at ang kanyang mga benepisyo sa atin na nagdadala ng kaswertihan at sa ating kalusugan din, mga kabali. So, dapat natin itong ipasok sa ating tahanan, mga kabali. Maglagay tayo ng ganyan sa ating bahay, mga kabali. Dahil ito ay nagbibigay talaga o nakakatulong talaga upang malinis ang hangin sa loob ng ating bahay, mga kabali. So, maglagay tayo ng ganito sa ating bahay, mga kabali, dahil napag-aralan na ito ng NASA, mga kabali. Well, yan pala ang benepisyo ng San Siberian plant, mga kabali. So, itong snake plant na ito ay nagdudulot sa atin ng kaswertihan, mga kabali. Maglagay tayo ng ganyan sa ating mga pamamahay, mga kabali. Dahil ito ay nakakatulong talaga sa ating kalusugan. Ito ay nagbibigay ng oxygen sa ating loob ng pamamahay, mga kabali. Dahil ang carbon dioxide ay kinukonvert ito para ito ay magiging oxygen, mga kabali. So, maglagay tayo ng ganyan sa ating mga pamamahay o sa ating backyard, mga kabali. But, before we end, mga kabali, we have a special mention. We have shoutout o di ba, mga kabali? Well, babasahin na natin ang ating mga masusugid na subscriber, mga kabali. Well, super shoutout to Mary Ann Briunis and mega shoutout to Cherry Mee Salyot, mga kabali. And mega shoutout to Lucy Lynn Sumuroy Hambri and super shoutout to Paula Solis Ubas, mga kabali. And super shoutout to Daryl Jones Blasi and super shoutout to Lab de la Serna, mga kabadi. And shoutout to Terry Bulungan and shoutout to Carla Diaz, mga kabadi. Okay, mga kabadi? And with that, mga kabadi, keep safe, God bless, thank you for watching. Until next time, mga kabadi, bye, mga kabadi!